Actually, nasa second wave tayo. Yung first wave natin, nag-umpisa, matay po ito sa mga atin, mga Batikan epidemiologist, na ang first wave natin happened sometime in January, nung nagkaroon po tayong tatlong kaso ng mga Chinese nationals from Wuhan. Naalala niyo po yun, ano? Nagkaroon po tayong tatlong imported cases. Yun po ay kinikilalang first wave. Maliit lang na wave, kaga. Pero ngayon, as a second wave tayo, at ginagawa po natin ng lahat para nga ma-flatten yung epidemic curve. At para nang sa ganon, ay magkaroon po tayo ng sapat na panahon na mapaunlad at maitaas ang ating kakayahan sa sistemang pangkalusugan. Ramping up the health system's capacity. Ngayon po, yung tanong ninyo ay paano ba natin ito may iwasan, yung third wave, kung babalik. Kasi gayon po, ay nagluluwag po tayo paunti-unti from ECQ to modified ECQ. Hopefully, pumunta tayo sa GCQ, maging modified GCQ hanggang sa manumbalik tayo sa mapuntahan natin yung new normal. So, ang mga ginagawa po natin, unang-una ay sinisiguro po natin na ang minimum health standards ay nakatalaga. Ano po ba ibig sabihin ng mga minimum health standards na ito? Number one, kailangan po to reduce vulnerability by increasing physical and mental resilience. Ibig po sabihin nito, mag-adapt ng healthy lifestyle. Ang mga tao ay kailangan pong kumain ng tama, uminom ng mga bitamina, mag-exercise, siguraduhin ang mga gamot ng mga taong may mga karamdaman ay naiinom ng regular. Pangalawa po, minimum health standard will be reduce transmission. Paano po gagawin itong reduce transmission? Ibig po sabihin ito, kailangan ng mga hakbang ay nakatalaga katulad po ng wearing of mask. Ito pong cough etiquette. Ito pong atin na tinatawag na paggamit ng mga disinfectants. Ano? Hindi po natin pwedeng maliitin itong mga bagay na ito dahil talaga pong ito po ay tiyak na nakaka-effective po ito sa virus, sa COVID virus. Tapos yung pangatlo po is to reduce contact. Ibig po sabihin nito yung physical distancing. Kailangan po rito ay may 1 meter na pagitan sa gitna ng mga tao at sa mga sasakyan, ganun din po, kailangan meron pong mga harang o mga engineering controls or barriers para masiguro po na ang mga tao hindi po dikit-dikit at hindi po sila magkakatabi-tabi at bababa ang tsansa na magkahawaan. At pangapat po naman ay reducing the duration of infection. Ibig po sabihin nito, early detection is the key. Hindi po pwedeng pabayaan natin yung mga taong alam natin. Lalo na po sa mga pamahalaan lokal. Dapat malihin nito, early detection is the key. Hindi po pwedeng pabayaan natin yung mga taong alam natin na lalo na po sa mga pamahalaan lokal. Dapat malakas po yung local health system, malakas po ang pagmamonitor ng ating pong mga kababayan na kung meron silang sintomas, ay ina-isolate na po kaagad at sila ay sinasa ilalim sa PCR testing at ika-quarantine po yan for 2 weeks. At yung contact tracing po, napakamahalaga, ito ay dapat isagawa para mahanap yung mga taong nakasalamuha nung pong positive COVID case. Magandang tanghali, Pilipinas. Tama po ang ating presidente. Dapat po gumawa tayo ng mga hakbang para makaiwas sa second wave. Tayo po ngayon ay nasa first wave. Pag sinabi nating wave, ano ba yan sa Tagalog? Yan po ay alon. Ang alon, tumataas, bumababa.
Kung titignan niyo po ang wave ng mga kaso, ng graph ng mga kaso dito sa Pilipinas, nagsimula po ang first wave natin nang dumating yung tatlong Chino na meron na pong kasong COVID-19. Pero hindi po community acquired yan. Ganun pa man, dyan po nagsimula ang first wave. Nagpapatuloy po ang first wave. Sa katunayan, nagpatuloy ito sa buwan ng Pebrero na meron tayong konting mga kaso na nai-report at lumobo sa buwan ng March. Patuloy pong lumobo yan hanggang sa buwan ng Mayo, kung saan nakikita natin ngayon sa graph na ito na bumababa na. Kaya nga pong sinasabi natin, bagamat hindi pa po fully flattened ang curve, nagsisimula na po ang pag-flatten ng curve. E bakit nasabi po ng ilang tao sa gobyerno na tayo po ay nasa second wave na? E alam nyo po, ang medisina para ring mga abogado yan. Iisa lang ang batas namin, iba-ibang interpretasyon. Ganyan din po siguro sa medisina, no? Iisa ang siyensya, iisa ang datos, iba ang basa. Merong ibang bumasa na yung tatlong kaso na mga Chino na imported cases ng COVID ay first wave na. Pero sa tingin ko, kung titignan natin ang definisyon ng kurbada, yung wave na tinatawag, it is the number of cases over a period of time of community-acquired cases, dapat po siguro simula lamang yung tatlong kaso ng mga Chino. Sana po nalinawan kayo dito. Nagpapasalamat din po ako sa mga dalubhasang ating kinonsulta. Sila po ay kapareho rin mga dalubhasa na tumulong po sa atin nung isinulong natin ang Universal Healthcare Law. Sino po sila? Well, si Doktora SP Cabral, dating kalihim ng DOH, si Dr. Ernesto Domingo, Magsaysay Awardee for Medicine, at si Doktora Mingita Padilla ng UP PGH. Joyce Balancho. Yes, good afternoon, Secretary. So are we saying mali po yung naging interpretation ni Secretary Duque pagdating po dun sa sinabi po niyang second wave? Nakausap na rin po ba natin si Secretary Duque as we had consultations also with other medical experts? What did he say dito sa sinabi po ninyo na we're still on the first wave? Tatlong beses ko na po nakausap si Secretary Duque. Gaya ng aking sinabi, no, lahat po ng profesional, iba-iba naman ang tingin, ang opinion sa mga parehong siyensya at parehong datos. So siguro po, yung naging consultant ng DOH ay ang tingin niya, yung tatlong kasong yon ay sapat na para maging wave or wavelet. Pero ang tingin naman po ng marami, no, at marami naman po tayong kininsulta, no, tatlong dalubhasa rin, eh kinakailangan po basahin niya na kabahagi ng iisa lamang wave. Kasi nga po, ang tinitignan natin ay yung number of incidents ng community-acquired transmission over a period of time. At alam niyo naman, sa siyensya, meron tayong de minimis, no? Yung tatlo namang yon, napakaliit po para maging isang wave din. So sabihin na lang natin, hindi nagkamali, kundi nagkaroon ng kakaibang opinion. Okay. So how do we appease, sir, yung public confusion and public alarm because of contradicting statements from DOH and also from some members of the cabinet din po? Because ang naging interpretation ng marami nating mga kababayan, bigla ang may surge of cases ng COVID-19 when he mentioned there's a second wave. So what is our message to the public who are now confused about this? Ay, pasensya na po kayo, no, mga kababayan. Pero nagsalita po ang presidente at pinaninindigan po natin ang sinabi ng presidente. Kinakailangan gumawa pa rin tayo ng mga hakbang upang maiwasan ang second wave. Nagpapaumanhin po kami kung kayo'y na-alarma. Pero ang katunayan po, ang siyensya naman po, at saka importante yung pagbasa sa mga waves para alam natin ang gagawin na response. Whether be it a wavelet or a first wave, ang katunayan naman po, ang importante, maiwasan natin ang second wave na mas maraming kasong magkakasakit. Dahil kung titignan po natin ang kasaysayan, yung Spanish flu pandemic, na yan po yung huling pandemic na sumalanta sa buong planeta, mas malaki po, mas marami pong namatay dun sa second wave. Ingatan po natin yan, stay home, practice social distancing, wear your mask, and observe proper hygiene. Maricel Halili, TV5. Hi sir, magandang hapon po. Kay Secretary Anyo,
Sir, may we have your position lamang po about doon sa birthday party, mga photos ng birthday party ni NCRPO Chief Sinas na kumalat po sa social media because it seems na hindi po nasunod yung social distancing. Okay. Yung insidente na yon ay hindi naman matatawag na birthday party. Ito ay isang manyanita na isang tradisyon sa military at police service na nagsimula pa sa Philippine Military Academy. Na kapag ang commander ay birthday, ang mga key officials niya ay nagbabati ng happy birthday at the dawn or early break of the morning. So ganun ang nangyari doon, hindi talaga sa party. Kaya lang sa panahon ngayon, that is uncalled for, no? Sabi ko nga, meron tayong tinatawag na delikadesa. So mga ganyan, stop mo na yung mga ganyan activity. Now I leave it to the Philippine National Police to conduct an investigation kung meron ba talagang naganap na violations ng mga quarantine guidelines, no? But as I said, no, wala siyang tinatawag na deliberate partying. So tinanong natin kung ano lalabas sa investigation ng Philippine National Police. May one follow-up? So will you discourage these things to happen again? And ano po yung possible na liability not only of NCRPO Chief Sinas, but of course all the other police who attended the event? Yes, actually I've already directed all bureaus and offices under the ILG. And I hope pati din sa ibang government offices na sa panahon ngayon, uncalled for yung mga ganyang klaseng pagsasalo-salo, gathering, no? At titingnan natin kung ano yung magiging appropriate sanction or whatever, kung ano yung resulta ng investigation. Bago natin makalimutan, may nag-texto sa atin eh. Tatanggap lang natin. Isang asawa ho ito ng isang kongresista. Hindi na natin babanggitin ang pangalan, pero babasahin natin yung kanyang text. At hot issue din ito eh. Meron po kasing lumabas sa social media, o siguro kung saan man ito lumabas, basta pinadala rin sa atin eh. Philippine Star, President Duterte said Major General Debold Sinas will stay as NCRPO chief because he needs him in his job, adding that he doesn't believe in firing him just because kinantan siya ng happy birthday. Sangayon po rito sa balita, at narinig natin si Presidente kagabi, sinasabi niyang hindi ko papalitan yan. Ang text sa atin ng asawa ng kongresista, frustrating. Foreigner who was in his own house, full force of the law for not wearing mask. Ito, police general, nag-party, may banda at alak pa. Okay lang, let it go. Sad. Kakalungkot daw. Kasi yung isa daw, dayuhan. Hindi lang nag-face mask eh. Naupakan nga agad. Ganito yun. Alam nyo, huwag ho tayong padalos-dalos sa paghusga kay Presidente. Napakinggan ko siya kagabi. Sapagkat marami daw ang nag-aantay sa kanya na tanggalin niya sa pwesto niya ngayon. Pero hindi mo ba kilala natin si Presidente? Sino ba mga tinatanggal ni Presidente? Immediately, pag ang isang opisyal ay may bahid ng corruption, a whiff of corruption, at merong probable cause, tanggal ka agad yun. At siya naman nakita natin, sino bang presidente nagtanggal ng 7 general na involved sa drug? Sino bang presidente nagtanggal ng mga kaibigan niya sa kabinete? Di ba si Presidente Duterte lang? O, puntahan natin si General Sinas. Sabi niya, this man is honest, hindi corrupt. Hindi rin siya yung sasabihin mong walang alam sa trabaho. Kaya nga nakarating yan dyan eh, sa pinakamataas na pwesto niya. Dahil marunong siya. Kaya sabi niya, kung dahil lang sa binigyan siya ng party, tatanggalin ko siya, mukhang malabo naman yon.
Of course, sasabihin ng iba, teka muna, wala ko ba? Sabi mo kanina, the law is the law is the law. The rule is the rule is the rule. Pag yan ay nilabag mo, papakulong kita. That was in reference dun po sa mga nagsamantala dun sa SAP. Yung pong pera, yung mga barangay tanod o barangay kagawad o mga mayor. Kaya, hindi ba, nakadimand, ilang ba ang dinidimand na iniimbestigan? 100, if I'm not mistaken, 148 local officials at maraming mga tanod. Kaya sinasabi ni Presidente, sa panahon ngayon, at ikaw yung nagsamantala, talagang hindi po pwede yan. But tingnan natin, yung the law is the law is the law, the rule is the rule is the rule. Hindi niya ho nilalabag ni Presidente yan. Bakit kanyo? Ay hindi ho ba nakadimanda na nga si General Sinas? Iyon ang sinasabi ni Presidente, the law is the law is the law. You violated an ordinance, then you are charged with it. Meron kang, sa tingin ng iba ay meron kang liability administratively, nakadimanda ka rin. But the presumption of innocence applies. Yun ang sinasabi ni Presidente. Hindi mo basta pwedeng tanggalin yan. Eh, nag-iimbisiga nga pala, pa nga eh. Ba't natin tatanggalin? Kailangan ko siya. Hindi naman siya corrupt. Magaling naman siya. Kung lumabag man siya, eh kaya nga nakadimanda eh. Di antayin natin. At pag sinabi ng investigasyon at nagkaroon ng hearing, nabigyan siya ng pagkakataon ay pagtanggol ang kanyang sarili at nakita talagang lumabag ka, eh, ano ba mga penalty? Suspension, removal, reprimand. Yun o ang sinasabi. Sa ngayon, pagkatiwalaan po natin si Presidente Duterte. He knows his law. He knows the man. He trusts the man that he can do what he wants him to do in enforcing the law. Kung nagkamali siya, nakadimanda na siya. Kung lumabag siya, humaharap siya sa isang kaso ngayon. O edi hayaan natin, yun ang the law is the law is the law. Dahil kung siya ay kumiling, o edi sana hindi na pinadimanda. O edi ba nag-uutos ang Malacanang sa pamamagitan ni Secretary Bingbong Medaldea, imbestigahan yan, daling kagad dito yan, sa administrative. O hindi po ba, ano bang tawag niyo ron? Yun ang pagpapatupad ng batas ng pantay-pantay. Saka kahit na sa administrative, hindi naman basta sinususpindi kagad pag may demanda ng administrative. Unang-una eh, iniimbestigahan pa nga lang kung pwede siyang i-administrative. O pag nakadimanda na siya ng administrative, meron din pong regla doon. Pwede nga suspindin kung sa tingin na nag-iimbestiga ng hearing officer o ng appointing power na pwede magsuspende, kung magagamit mo yung posisyon mo sa kaso mo. Hindi naman ganun kasimple na basta tatanggalin.